araw sa iyo, mag-aaral ng ikawalong balitang, Kumusta ka? Naway, nananatili kang ligtas sa iyong tahanan. Sa araw nito, mas lalo natin panalalimin ang iyong pagkaunawa na ang pagtataguyod ng iyong magulang sa misyon ng pamilya sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa mabuting pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. Kasanayang pagkatutok. Paniniwala ka, bukod sa paglalang, may pananagutan ang mga magulang na bigyan ng maayos ng edukasyon ang kanilang mga anak, gabayan sa pagpapasya, at hubungin sa pananampalataya. Ano-ano nga bang ating nangyayari sa araw nito? Paunang pagsubok. Panuto. Kung ang pahayag ay tumutukoy sa pananagutan ng iyong magulang na mabigyan ka ng maayos na edukasyon, isulat ang titik E. Kung ang pahayag ay tumutukoy sa pananagutan ng iyong magulang na magabayan ka sa mabuting pagpapasya, isulat ang titik B. At kung ang pahayag naman ay tumutukoy sa pananagutan ng iyong magulang na hubugin ang iyong pananampalataya, isulat ang titik C. Una bilang, mahalagang turuan ng magulang ang kanilang anak na gamitin sa wasto ang kanilang kalayaan upang maisapuso na mahalaga sa tao kung ano siya, hindi sa kung ano meron siya. Pangalawa, mahalagang maipaunawa ng magulang sa kanilang anak na magkaroon ng bukas na komunikasyon na isang guli ang mga pagpaplanong nais isagawa. Bibigyan lamang kita ng 5 segundo upang suriing mabuti ang mga pahayag. Time's up! Tapos na yung oras sa pagsagot. Kung ang mga sumusunod na titik ang iyong kasagutan sa bawat bilang, tama ka, magaling! Pangatlong bilang. Sa murang edad pa lamang, dapat na maikintang sa isipan ng bata ang paniniwala na gagabay sa kanila sa paggawa ng masama at mabuti. Pangapat, tungkulin ng magulang, katuwang ang iba pang institusyon na itaguyod ang pag-aaral ng anak. Panglima, kapag may problemang dinaranas, ginagamit ng magulang ang pagkakataon na ito upang mahubog ang espiritual na pamumuhay. Bigyan ulit kita ng 5 segundo upang suriin mabuti ang mga pahayag. Time's up! Tapos na yung oras sa pagsagot. Kung ang mga sumusunod na titik ang iyong kasagutan sa bawat bilang, tama ka, magaling! Kumusta ang iyong score? Mataas ba ang iyong nakuha? Kung hindi man, huwag mag-alala. Malalaman natin mamaya sa ating aralin kung bakit iyon ang mga naging kasagutan. Naaalala mo pa ba ang iyong pinag-aralan sa nakaraang araw? Subukan natin alalahanin muli ang iyong natutuhan sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw. Panuto, suriin mabuti ang mga bantang makikita sa loob ng kahon. Kung saan isyon ito ng pamilya. Ilagay na lamang ang titik kung anong misyon ito ng pamilya na bigyan. Ang mga bantang makikita sa loob ng kahon ay ang mga susunod. A. Pornografiya. B. Droga. C. Pagkaalik sa online games. D. Hindi wastong paggamit ng kalayaan. Bibigyan kita ng 5 segundo upang suriin kung saan nabibilang ang mga sumusunod na banta na naranasan ng pamilya. Time's up! Tapos na ang iyong oras sa pagsagot. Kung ang mga sumusunod na titik ang iyong kasagutan sa bawat misyon, tama ka, magaling!
iba pang banta na makikita sa loob ng kahon. E. Peer pressure. F. Hindi bukal sa loob ng pagsampalataya. G. Hindi maunawaan at may isa buhay ang tunay na aral ng Diyos. H. Maagang nabubuntis. I. Nakagagawa ng krimen. J. Paglock ng suhol. Bibigyan ulit kita ng 5 segundo upang suriin kung saan nabibilang ang mga sumusunod na banta na nararanasan ng pamilya. Time's up! Tapos lang yung oras sa pagsagot. Kung ang mga sumusunod na titik ang iyong kasagutan sa bawat misyon, tama ka! Simulan natin ang aralin sa isang may kaluluwa. Panuto, hanapin ang mga katumbas na kahulugan ng mga larawan. Manghaliin sa hangin. Ilagay sa paglang ng bawat bilang ang itik ng bastos sa buwan. Ang mga larawan ng mga katumbas sa hangin ay ang mga susunod. Ang mga pahayag naman na makikita sa hangin B ay ang mga susunod. A. Pananagutan ng iyong magulang na turuan ka ng pagpapahalaga, hasal at disiplina na magagamit bilang kalasag at sandata sa masamang impluwensya na maaaring sumira sa pagtataguyod ng misyong ito. B. Pananagutan ng iyong magulang na turuan kang makibahagi sa mga gawain panreligyon upang ikaw ay magkaroon ng pangkaisipan at pandamdaming kalusugan at katatagan. C. Sa huli ang pagsisisi. Kaya dapat, huwag lamang sumangguni sa sarili kapag gumagawa ng pagpapasya. Nariyan ang magulang upang magkabayan ka sa pagpili at pagpaplano. Bibigyan lamang kita ng 5 segundo upang hanapin ang mga sumusunod na katumbas ng kahulugan. Tapos na ang iyong oras sa pagsagot. Kung ang mga sumusunod na titik ang iyong kasagutan sa bawat bilang, tama ka, magaling! Pagbibigay ng edukasyon. Ang karapatan para sa iyong edukasyon ang orihinal at pangunahing karapatan mo. Katuwang nila ang ating institusyon sa lipunan sa paggamit nito. Tungkulin ng iyong magulang ang turuan ka ng wastong paggamit ng kalayaan sa mga materyal na bagay. Sa ganitong pagmumulat, may isa sa puso mo na mas mahalaga ang tao sa kung ano siya at hindi kung anong mayroon siya. Itinuturing din na pinakaunang guro ang magulang at ang nagsisilbi ko ng paaralan ng tahanan. Kung kaya, pananagutan ng magulang na turuan ka ng pagpapahalaga, asal at disiplina na magamit bilang kalasag at sandata sa masamang impluwensya na maaaring sumira sa pagtataguyod ng misyong ito. Paggabay sa mabuting pagpapasya. Ang mga pagpapasya ang isasagawa mo hanggang sa iyong pagtanda ang siyang pagdidikta kung anong uri ng tao at magiging saan hinahanap at sa kung anong landas mo pipiliin tatahanin. Kaya, mahalaga magabayan ka ng iyong sa tamang pagpapasya upang hindi ka masanay na gumawa ng mga maling pasya at hindi matuto sa mga ito. Sa pagpapasya, alalahanin na isa alang-alang ang magiging bunga o epekto nito upang maiwasan ang mga pahama. Tandaan natin na sa huli ang pagsisisi, kaya dapat huwag lamang sumangguni sa sarili kapag gumagawa ng pagpapasya. Nariyan ang magulang ay sa iyo sa tamang pagpili ng landas na tatahan. Pagbubog ng pananampalataya. Ang pagkikibahagi ng isang tao sa mga gawain panreligyon ay mahalaga upang magkaroon ng pangkaisipan at pandamdaming kalusugan at katatagan, lalo na kung ito ay ginagawa ng tao na may pagpupusa o bukas sa puso. Ito rin ang nakapagpapatibay ng pagsasamahan ng pagpapatibay. Kung kaya't, pananagutan ng iyong magulang na sa murang edad pa lamang ay sanayin ka na hubugin ang iyong pananampalataya
upang maging batayan sa pagkilala ng tama at mali. Gawain, panuto. Pagkatapos, mapag-aralan ang pananagutan ng magulang sa pagtataguyod ng iba't ibang misyon sa pamilya. Maaari mo bang alalahaning muli kung paano ginagampanan ng iyong magulang ang kanilang misyon sa panahon na wala pa at mayroong COVID-19? Ilagay ito sa pamamagitan ng talaan. Bibigyan lamang kita ng 30 segundo upang ilagay ang mga impormasyon ito sa talaan. Mayroon ka na lamang 10 segundong natitira upang tapusin ang gawain. Tapos na ang iyong oras sa pagsagot. Pag-proseso ang tanong. Sa iyong palagay, ano-ano ang mga pagbabago ng iyong napansin sa pagtataguyod ng iba't ibang misyon ng panahon noong mula pang COVID. Panuto, ilagay sa bawat kahon kung ano-ano ang iyong nalaman na pananagutan ng iyong magulang sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa mabuting pagpapasyal, at paghubog ng pananampalataya. Bibigyan ko lamang ikaw ng 30 segundo upang maipahayag mo ang iyong natutunan. Tapos na yung oras sa pagsagot. Panuto, kayahin ang mga pagpapahalaga natutuhan mo sa ating paksa. Itala din ang paliwanag kung bakit ito ang natutuhan sa ating aralin. Bibigyan ko lamang ikaw ng 30 segundo upang pag-isipan at itala ang mga pagpapahalagang nakuha mo sa ating pinag-aralan. Mayroon ka na lamang 10 segundong natitira upang tapusin ang gawain nito. Tapos na yung oras sa pagsagot. Ang prosesong tanong, ano-ano ang mga pagpapahalagang hindi mo patagal bago talakayin ang paksa? Ano-ano ang mga pagpapahalagang mayroon ka na sa pag-aaral ng ating aralin? Ano-ano ang mga pagpapahalagang dagdag sa iyo at sarili pagkatapos na matutuhan ang aralin? Upang mas lalo pang lumawa ang iyong pagkatuto sa ating pinag-aralan, sagutan ang question. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig.